Hello sa ating mga ka-Mystery Eclipse! Magandang araw sa inyong lahat! Ayan, nagbabalik tayo ngayon dahil mayroon akong i-share sa inyo about sa aking karanasan, aking na-experience. So, ito yun guys, paano natin malalaman kung yung taong yun or yung taong yan ay mayroong usog? Ito na yun guys, nung time na yun na uwian na kami, galing kasi kami na miesta, tapos ang sinakyan namin pa uwi is dump truck. So ang dami namin sa loob ng dump truck, talaga, siksikan kami. Tapos yung kasabayan ko doon sa loob ng dump truck, yung kaharapan ko, yung matandang babae. So una, hindi ko pa lang siya ganon pinapansin, pero ramdam ko na yung panitingin siya sa akin. Tapos nung nasa kalagitnaan na talaga kami ng biyahe, andoon na siya nagsisimula guys, na humahawak na siya dito sa tiyan ko. Talagang hinihimas-himas na niya yung tiyan ko. Tapos dinidiin-diin ang kamay niya. Alam mo yung parang naghanap siya ng bata sa ilalim. Nagulat ako sa ginagawa ng matanda sa akin dahil nga hindi na natigil yung kamay niya dito sa tiyan ko. So, andoon na nagsimula yung bumigat yung pakiramdam ko, yung alam mo yung nawalan ka ng lakas bigla, yung sobrang tamlay mo talaga na yung parang gusto mo nang matulog dahil wala ka ng lakas. Tapos sumasakit na yung ulo mo, gusto mo nang masuka. Yun yung first time ko talaga naranasan yung ganun. Sabi ko, hindi naman ako ganito tuwing nasakay ng sasakyan, tuwing nasa biyahe. Never ako naka-experience ng ganun na karamdaman. So sabi ko parang may kakaiba tong matanda na to. Guys, ang bigat niya talaga. Ramdam ko yung bigat ng matanda lalo na yung diniin-diin na niya yung tiyan ko. Gusto ko nang makarating dahil hindi na kaya ng katawan ko. Yung alam mo yung inuubos na yung energy ko, kinukuha niya yung energy ko. Tapos nung dumating na kami doon sa baryo namin, yun na, nagpapaalalay na ako doon sa mga kaibigan ko. Sabi ko, hindi ko na kaya talagang maglakad dahil wala na akong lakas. Alalayan nila ako hanggang sa makarating kami doon sa bahay ng tiyuhin ko. Sakto naman andun yung lolo ko. Yung lolo ko naman guys, sobrang tuwa ko kasi alam ko naman kahit paano yung lolo ko, may alam siya sa paggagamot. Ayun na, kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi ko, lo, kasi yung matanda lo, hinihimas-himas na yung tiyan ko. Tapos dinidiin-diin niya. Para siya naghahanap ng bata na iwan. Tapos, nung ginawa niya yun, doon ko nasimula na nawalan ako ng lakas, na sobrang sakit ng ulo ko, nahihilo ako. Sa kanya to galing lo. Siya talaga may dahilan nito. Kasi siya lang naman yung gumawa sa akin nun eh, na hinihimas-himas yung tiyan ko, dinidiin-diin. Tapos sabi ng lolo, halika nga dito. Sabi na yung lolo ng ganun. Pinalapit niya ako. Tapos, ang ginawa ng lolo ko, mayroon siyang binibigkas na salita. Na siya lang yung nakakaintindi din. Tapos, hindi rin siya gaano clear. Siya lang talaga nakakaintindi nun. Inano niya dito, tawag kasi sa amin dun, tutho. Ginatutuan niya akong ulo. Mayroon siyang binigkas, tapos sabay tutho sa ulo ko, tapos sa mga dito ko, sa batok ko. Sabi ng lolo ko, nausog. Sabi ng lolo ko, nausog ka ng matanda. Tapos, pagkasabi talaga ng lolo ko, gano'n na nausog ka ng matanda. Tapos sabi ng lolo ko, mawala na yan ngayon. Bigla kong naisuka. Bigla kong, alam mo yung kinain ko dun sa fiesta? Lahat yun. Naisuka ko talaga lahat yun. As in, walang natira. Naisuka ko lahat yun. Tapos, nawala yung sakit ng ulo ko. Nawala yung panghihilo ko. Nawala yung pananamlay ko na sobrang nawalan ako ng lakas. Bumalik lahat. Baliktad, diba? Imbis na sumuka ka, wala na naman yung tiyan mo. Napapagod ka. Baliktad ang nangyari. Gumaan pakiramdam ko na wala yung sakit ng ulo ko. As in, naging clear lahat. Ginawa ng matanda sa akin, kinuha niya talaga yung energy ko, guys. Yun yung ramdam ko nung time na yun talaga na as in. Sabi ko, may ganung tao pala talaga, no? Na kakaiba yung dala, kakaiba yung energy. Basta mabigat siyang klaseng tao. Iba yung pakiramdam ko dun sa taong yun. Kaya ako na-share sa inyo to kasi yun yung mga dahilan kung paano mo malalaman na may usog ka, na bigla na lang sumakit ulo mo, bigla kang nahihilo, bigla kang nawala ng lakas na sobrang tamlay mo.
na hindi mo alam ang pakiramdam mo, na ang hirap i-explain sa pakiramdam talaga. So yun, yun ang mga dahilan. Tapos yung mga bata na may mga usog na nauusog, ganun din sila, napanaiyak sila, ganun kasi talagang pakiramdam, na ang hirap i-explain talaga ng pakiramdam. So guys, ang tip ko sa inyo, pag once makaramdam kayo ng tao na sobrang bigat sa pakiramdam nyo, hindi ko lang alam, hindi lahat makaka-relate sa sinasabi ko. Ang makaka-relate lang dito yung may alam din. Yung may experience, may alam paano rin. Kasi sa akin kasi, tagpi-tagpi ko lahat ng mga pangyayari. Kaya dahan-dahan ko siyang naintindihan. Tapos magdasal kayo. Magdasal kayo ng taimtim. Kung maaari, magpagpag kayo. Magpagpag lang kayo. After nyo magdasal, pagpag kayo. Yun. Tapos yun, tas sa mga anak nyo, pwede nyong idasalan nyo. Tapos, pwede na rin na kayo yung maglaway. Laway nyo yung paa. Tas dasalan nyo. Para matigil siya. Basta, yun lang kasi talaga yung alam ko din eh. Kasi may na-experience na rin ako afternoon pa. Malawa ko, kasi wala na rin yung lulo ko. Sariling ano ko na lang din na sariling sikap ko na lang din paano ko gamutin yung sarili ko pagka may ganung pangyayari ulit na nakasagupa ko. Meron talaga na may alam na tao na ginagamit sa bad side. Meron ding may alam na gusto lang ay sa good side. Manatili lang tayo sa good side. So yun lang guys ang aking may share sa inyo, and please like and subscribe my YouTube channel for our next updates. Bye-bye! YouTube ya totang.